Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today's vlog is gonna be a different one, but it's gonna be a fun one kasi Tagalog challenge tayo the whole time. Nako, mahirapan ako dito, pero I'll try my best. And the Tagalog will start now. Umpisa na yan, so ayun lang. Actually, mag-uumpisa na siya. Hindi ko pwede mag-English. Pag nag-English ako, hindi siya counted. So, kailangan dapat straight Tagalog. Well, counted, hindi siya, alam niyo na. Pero today, ang ganap natin, ang ganap natin araw na to, tayo ay magluluto ng sinigang sa at yung mga, ano nga Tagalog sa vegetables? ang mga gagamitin natin pangluto is gonna yung gagamitin natin pangluto ay gagaling sa manggagaling sa maliit na Kita nyo naman sa aking intro na medyo nahihirapan talaga ako mag-Tagalog, pero samahan nyo ako ngayong araw na to para gawin natin tong hamon na to na binigay sa atin ni ate. Wow, bahay ni ate lang. Joke. Pero anyways, ano nga? Pero, so yun nga, ang gagawin natin is kukuha tayo ng gagamitin pangluto sa arden ni Papa sa para fresh yung mga anong Tagalog sa fresh? para mas masarap lalo yung sinigang na lulutuin natin today. So samahan niyo na ako and punta na tayo sa arden ni Papa. Let's go. Ay, tara na. Ayun, ngayon nandito po na ngayon po nandito na tayo sa bukid ni Papa dito sa ano, harden sa tabi. Hardin sa likod bahay namin. Ayan, so makikita niyo po medyo madami ng halaman. Yes, yan, pero pag kailangan kasi pag naga ani tayo, wow, kailangan ng sombrero, so meron tayong sombrero kasi obviously mainit ang araw, and then kasi mainit araw, kailangan din natin ng mga gunting para matanggal yung aanihin. So ano bang kailangan sa sinigang? Ayun. From what sa naalala ko sa bahay kubo, kantahin natin. Bahay kubo, kahit munti sa halaman doon ay sorry, singkamas at mani, sigarilyas at talong, sitaw, pataw, patani. Ang kailangan dun, petchay. So hanapin na natin ang petchay dito sa bahay ni ate na harden niya. Nasaan yung petchay? Wala pa yung petchay. Hanapin muna natin yung upot kalabasa. Ba't may kalabasa ba sa... Walang kalabasa sa sinigang. Ayan. Actually, very limited yung... medyo masikip dyan. So, dun tayo dadaan. Come with me. Ay, samahan niyo ako. Sitaw, pataw, patani, singkamas at talong, sigarilya sa atmani. Ayan po, lumibo tayo, makyat bahay na tayo at nandito na tayo sa magandang ating hardin. Ayan, paalis dyan. Meron pong naganako ng ating mga tanim, ano ba yan? Pero anyways, ay nahulog yung talong. ang kailangan po natin is petchay, upot, kalabasa. Ayun. And again guys, yun po yung lyrics sa ating bahay kubo. If you guys don't know, ayun po yun. Ayan, nasa na yung ating... You have to go around. Ayan po, para mas maganda yung inyong makikita. Ito po, tingnan nyo po.
Ayan, so tulungan nyo ako guys kung ano ang upot kasi I don't know. Ah, hindi ko po alam. So, hindi daw to kasi ito'y bago, bata pa siya. Pero ito daw, itong malaki na to. So, kuhanin natin isang malaking cut. Ayan! Wow! Yummy! Masarap! wala tayong laglagyan ngayon, so ilagay muna natin na sa pocket na. Ay, hindi ka siya. Hindi ko alam kung saan nalagay ito. Lagay mo sa bulsa. Ayan. Yan po yung ating upot. Kailangan na natin ng petry. Nasaan na ba ang petry? Upot, kalabasa. Ayun po mga kapamilya, bagong news po, ako na pala po ang bagong matang lawlawin. So yan po, Kuya Kim, nagpahinga na po siya muna. So ako muna po magpapalit. Ang matang lawin! Ikuha na natin, inside look, malapit na tingnan ang ating mga petchay. Bunutin lang daw at bunot na pala siya. Wala na siyang ano, stem. Yan ang maganda dito sa aming hardin sa tabi kasi look, I mean, tingnan. Ready na siya. Ano na siya? Pwede na siyang lutuin actually. Ayun, so ilagay na natin muna to sa madumi siya, so sasahig muna. Pero itong upot dito lang sa aking bulsa. Ayan, cut. Hindi madagta iyan, masisira. Ay, natanong ba sa... Okay. Ayan po, kita niyo naman po dito ang pinakamalaking talong. And green pa siya, kita ba? Anong green? Ano pa siya? Anong Tagalog sa violet? Lida. Lila. Ah, Lila. Sino ba si Lida? Okay, kuhanin natin yan. Oh, you see? Wala na siyang stem kasi pwede na po itong lutuin. Kasi yun ang maganda dito, lahat ready na. Ah, lahat nakahanda na. Ayun. So, ilagay muna natin sa tabi. Ano pang kukuhanin natin? Yung sili. Ito? Hindi, yung sili na sa tabi mo. Ito. Yan. Nasaan? Ayan, yan. Yung pinakamahaba. Ayan. And then, meron din po tayong itong mahaba na verde. Wow. Ito, kuhain na natin. Sili yan. Sili. Isa. Salang. Dalawa kasi gusto ko maanghang. Ayan. Ayan, so tapos na po tayo dito sa area na to. Pero I think may kulang pa tayo kasi sa Sinigang, alam ko na, naka... Dito sa banda. Kapila, dito ka. Ikot lang ako ha, one sec. Ano yung Tagalog? Ayun po, so ayun po, so ngayon kukuhan ngayon, di man ngayon. Ngayon po, aanihin ko na ang pinaka-importanteng alagay sa ating sangkap. Sinigang. Sangkap daw, kung ano naman yun. Ayan, so ang nangyari po dito is namatay ang aking mikropono. Tagalog yun, no? So, ibig sabihin yan, yung susunod na mga videos, mga makikita ninyo is walang audio. So, ako po si Michael, the voiceover or boses sa taas na mag-cover ng mga missing audio natin. Pero don't worry, very soon, babalik din yung audio niyan. Pero bear with me, sorry hindi ko na matagalag yun. Back to the video po. Ay, balik tayo sa video. Ayan, so hindi ko po alam ang sinasabi ko exacto dito, pero ito pa yung part na very super talagang importante kasi ito yung kailangan na kailangan natin sa Sinigang mix at sa Sinigang of course. Ang only, ang hirap tanggalin, sabi niya ang hirap tanggalin, oh my god. Nandiyan na, matatanggal na. Ayan, nakuha ko din mga tao. Ano bang tagahan sa ladies and gentlemen? Babae at mga lalaki. Ito po ang pinaka-importante na kailangan at galing lang sa harden ni Papa, ang one and only, ang isang Mamacita Sinigang Mix. Ang nagpapaasim at nagdagdag ng sarap. Mamacita,
Bakeneman, pag nanonood kayo, gusto nyo na i-sponsor tong video na to. Joke! Pero yun po, natatapos na po tayo sa pagkuha ng kailangan natin sa harden ni Papa. Balik na tayo sa ating lutuan. Ano nga Tagalog sa kitchen? Ang kusina! Ayun, back to you! Back to you ka dyan. Ako pa rin nagsasalita kasi patay pa rin ang mikropono natin. Pero nandito na po tayo sa kusina natin, nakahanda na mga kailangan natin para sa ating sinigang. Pagtingin nyo po dito sa ating lalagyan, makikita nyo yung mga inani natin sa harden ni Papa. Ayan, pag-umpisa po natin, ang kailangan muna natin gawin, hugasan yung ating hipon at i-ready at ihanda para lutuin. Pero bago yan, hugasan muna natin ang mga kailangan nating mga kailangan. Ayan, kitang-kita nyo naman na talagang hugasan ni Mikos dito yung kanyang mga kailangan. Ano ang Tagalog sa vegetables? Pasensya na po kasi yung ating paggagawa nitong boses sa taas is medyo gabi na, so lutang po ang inyong nagsasalita. Pero ang hinugasan niyo po yung mga gulay na galing sa harden ni Papa. Kitang-kita ninyo talagang nag-enjoy siyang maghugas ng gulay. Oh, smile pa more. Ah, tawa pa more, Mikos. Ayan, binigay pa sa kanya yung maliliit, yung sili. Yun, hugas na hugas, oh. Tapos, ang susunod, yung... ano nga yan? Ayan, basta alam nyo na yan. Sinabi nyo na yan sa video. Dyan sa pinapanood ninyo. Kasi talagang hinuhugasan niya para alam niyang malinis itong paghanda niya sa mga pamilya niya. Galing talaga ni Mikos dito. Hugas na hugas, tapos ang saya pa niya. Wow! May pa cinematic shot. Translate nyo na lang yun. Ayan, nagbabalik na tayo. Hugas na ang mga gulay ni Mikos. Ayan po. So, ang susunod na gagawin niya is kailangan niya na yan i-chop-chop-chop. Alam niyo na yan. Yes, sinabi niya din yan. Magsisimula tayo sa pechay. Tama, pechay yan. Paborito ko yung pechay na yan. Gupitin muna yung ating baba, yung stem. Tapos, isa-isahin nating kuwain. Ayan, nagsasalita na si Papa kasi wala talagang alam si Mikos dito. Yun pala, kailangan munang chop-chopin yung pinaka-baba. Ayan, tapos pagkatapos nun, wow, nandun na. One piece na yan lahat. O, isa pa, i-chop-chopin pa yung huli. Ayan, ganyan, ang dami na niya. Ready na ang ating pechay. Magsusunod na tayo sa... Ay, may isa pa palang pechay. Sorry. Isa pa. Chop-chop. Ayan, ang galing, di ba? Oh, ang proud niyo. Ayan, magsusunod na tayo sa talong. Yung mahaba na kulay. Lida. Ano nga purple? Lila. Yun, ano ba to? Lutang na lutang talaga ang host yan. I-cut na natin yan. Ayan, ganyan. Tanggalin muna natin yung nasa taas na verde. Stem, yun in English. Ayan, tapos mga malalaking bilog-bilog na medyo makapal. Ganyan lang, para alam nyo, may lasa yan, para masarap. Ayan, ang galing. Baka ma-chop-chop yung kamay. Mag-ingat ka. Ayan, ang galing. Matatapos na din siya. Boom, panes. Natapos niyo na din yung pag-chop ng talong. Ang excited niya dito. Ilalagay daw sa tubig para hindi to umitim. Para maputi siya palagi. Ang galing ng advice ng ating chef. Tagapagluto pala, si Papa. Ayan, ang tagapagluto. Ayan. So, nilagay na niya muna sa tubig yon. Ang susunod is ang ating luya. Ayan, alam niyo ba yung luya? Ah, hindi pala, ikamatis muna pala. Kawawa naman yung luya, pinaasa niya. Oh my God. Okay, simulan na natin yung kamatis. Binibigyan siya ng advice. Ayan, yun pala, kailangan sa side muna. Sa gilid muna. Ibaliktad para ihati natin yung kamatis. Yan, makikita ninyong tatanggalin niya yung mga laman loob ng kamatis. Kawawa naman yung kamatis. Tinanggal niya naman loob. Pero okay lang yan kasi para sa sinigang natin yan sa araw na to. Ayan, hugasan pa yan ng todo para talagang walang kahit anong matira dyan. Kamatis ba yan? Kamatis yan. Tama.
Ayan, tapos na yung pagtanggal niya ng laman loob, hahatiin na naman niya yan para mas mas madali niyang i-chop-chopin. Yan. Makikita ninyong dahan-dahan talaga si Mikos dito para symmetrical. Sakto yung mga kanyang chop-chop. Ayan. Ang galing, oh. Wow. Tingnan niyo yung mukha niya. Focus na focus. Talagang napaka-ano niya talaga yan. Napaka... alam niyo na, focus. Ayan. Yung isa pang kamatis. Focus niya muna yan. Ang galing. Ang galing. Palakpakan natin si Mikos, guys. Ayan, natapos na niya din ang kamatis. Lalagay niya na sa plato yan para itabi muna. Tapos susunod na siya sa kanyang isa pang gulay na nakuha sa harden ni Papa. At ang pangalan nito ay si Buyas. Hindi pala to galing sa harden. Galing lang to sa TNT or sa ating palengke nearby. Ayan, palengke malapit lang. Ayan, so tanggalin muna natin yung balat niyang sibuyas. Pero mag-ingat tayo kasi baka kayo maiyak pag masyadong malapit yung sibuyas sa mga mata niyo. Ayan, so tanggalin muna natin. Alam kong nagkasakit na yung mata niyan. So hugasan na natin para mawala yung, ayan, punas na nga ng mata. Para mawala yung, you know, epekto niyan. So simulan na natin yung pag-chop-chop niyan. Bilis si Michael, ang tagal mo. Ayan, hati muna. Ayan, tama, ang galing. Isa pang hati, ayan, ganyan. Sabi ni Papa dito, makapal lang daw ang mga hati ng mga ating sibuyas para mas maan yung lasa daw. Ayan. Ang galing, ang galing, ang galing. Ayan, nakikita naman natin na tapos na si Mikos gayatin ang kanyang sibuyas at ang susunod yung pinaasa niya kanina, ang ating luya. Habang hinahanap niya yung pangbalat ng luya, na-realize niya or nakita niya na patay pala yung kanyang mikropono kasi wala ng battery. At yun na po ang ating oras sa gabi na to. Ako po ulit si Michael, the bosses sa taas. Thank you and mabuhay. Back to you! Ayun, pasensya na po. Actually, yung audio kanina na cut off siya kasi namatay na yung aking battery do sa ating mic. Pero switch tayo. Ang nangyari lang po, ginayat na natin lahat ng mga vegetables na kailangan or gulay na kailangan. Next, ito ng upot. Radish. Ito. Itong radish. Anong Tagalog sa radish? Comment down below. Labanos, misto sa... Miss Masa sa sitaw pataw patani. Ganun lang to sa talong, guys. Actually, meron pa siyang talop. So, talupin natin. Ayan, tanggalin lang natin one by one. Ang sarap. Hindi ko alam na may radish pala sa ano. Ano nga ito? Mastosa? Labanos. Hindi ko alam may labanos pala sa sinigang. Okay. Yan. Ayusin muna natin yung kalat natin. Lagay natin sa tabi. And then, same, parehas lang po dito sa ganito. Cut lang natin into slices. Slice. Manipis lang to. Manipis lang daw. Yan. Ayan po. Natapos na. Sama ko ba to sa tubig? Sabi ni Chef, isama. Ayan. So, tapos na po tayo dyan. Next step, sitaw. Yung ating upo. Sitaw. Wala bang upo? Wala. Ano ba't kinuha natin? How do I cut this? Like that? Actually, may nakaready na. So, pangalan lang, you know? Ready, ready? 3, 2, 1. Ready na siya, oh. Last, lalong nag-green siya. Actually, mas gumanda siya kasi inano natin, ginayat. Ayan, next step! Isasalang natin. Ay, yung sili pa. Nasaan na yung sili na yan? Okay. Hindi to i-cut kasi medyo maanghang to. Yung dulo lang daw, tanggalin lang natin yung stem. Ayan. So, tapos na tayo sa gayatin. Next step. Isasalang na itong hipon at magpakulo muna tayo ng tubig. Check natin yung tubig kung makulo na. Oh my god! Super makulo na siya actually. Kumukulo na siya.
Yeah, and if you guys could see, oops, hindi nyo kita, pero... Luya to, hindi mo pa na ano. Ayan. Ay, may nakulumutan pala tayo. Yung ating luya, importante ito para sa panglasang Pinoy. Ilagay natin dito. Tanggalan natin ang balat. Just like the... ng labanos. Wow. So, tapos na to. Gayatin natin to into small slices. Paano ba to? Pagayat mo. Sige lang, sige lang. Ayan. Style mo yan. Basta may mix to ng ano, panlasang amikos. Ayan. Next step, yung aning tubig na nawala na yung pagkakulo. O natin yung exhaust. Tingnan ninyo. Very hot boiling. Ano siya kulo? Yummy. Tapos ang next step is ilalagay na ang ating shibuyas, kamatis, at luya. Which is all right here. Salang na natin. Yan. And then... mix-mix natin yan. Sabunan lang natin para mag-boil ulit siya. Ayan. So, intay na natin for the next step. Wala din tong ating... ano nga to? Basta ito. Sitaw. Pataw, batani. Ayun. Tapos, pagkatapos ng sitaw, ito naman. Kasama tubig? No, hindi. Hindi kasama tubig. So, one by one natin eh. Ganyan. Boom. Panes. Mix-mix lang natin pag may time. Now, we wait for it to... Iintay na natin yan para kumukulo-kulo na siya. Okay, so check na natin kung nagkukulo na siya. And you can see it's ano, kulo-kulo talaga. Lagay na natin ang masarap na sinigang mix. Ganyan. Kunti lang yun. So ilagdag pa natin itong isa. Ayun, once that's empty, where's the spoon? Or once na tapos na yun, mix-mix na natin yan. Ganyan. Nabilibe it? Oh, kailang ng ito. Ano talaga dito? Pamienta. Paminta pala. Paminta. Dagdagan ng piminta. Boom. Na lahat, mix. And of course, yung ating sasama is the hipon. Lagay na natin yan dyan. And mix na natin din to. Okay, now, nakalimutan ko lang ilagay. Isama na natin itong... Panghuli kasi to kasi madali lang itong maluto actually. So isama na natin yan. Ganyan. And halo, halo, halo for more. And tingnan nyo, tingnan ninyo ang sarap na niya tingnan. Almost ready to go na siya. But before, intay natin munang mag-boil. Yan. Lagay na? One teaspoon lang. Chinsu. Atis. Jintong patong patani. Ayun, so I think sa amoy niya, ready to go na. Check na natin kung anong itsura. Tanin. Wow! Measure up! Measure up ang itsura niya. Lagay na natin yan sa plato. And taste test tayo mamaya. But of course, hindi muna natin kakainin kasi hindi pa, hapon pa lang. So mamayang pang hapunan.
mga alas 6. Oh wow. Kakainin natin yan, and my yung nanay ko and my ate will taste it. Titikman nila at sasabihin nila kung masarap. Ayan. So yeah, see you guys in a bit. Vavu! Go. Masarap. Masarap. Ayun po, so nakita niyo naman ang reaction ni Mama at ni Papa at sinabi nilang masarap talaga yung aking nilutong sinigang. Wow. So, if you guys want more content like this, please subscribe and comment down below any suggestions that you want to see on this channel. Feel free to like and share nyo ito sa mga kaibigan ninyo para mas madami at mas masaya. So yeah, until next time, ako po ulit si Michael Jericho Sager. Magbababay na. Bye-bye!